Praise God, sobra pong pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nakita ko ang warang ito na mula pa nung pagkabata niya eh, alam ko na yung buhay niya at saka ano mga promise sa akin. Kaya po, alam niyo ba, hindi na kanya eh. Hindi niya lang alam. At saka si Sige. Pero nandun din po ako. Talaga, kanina po niya, ninanan niya po ako. Pero hanggang ngayon ako rin ako. Regalo na kanya. Pero ganun pa man, mula sa following pagkabata niya, talaga yung prayers ko po, ininagay ko na sa kanya kasi nakita ko po siya. Pinagmasdanan po talaga ang bata ko. Kaya sobrang po akong natutuwa sa kanya. Baby pa lang siya, sobrang natutuwa na ako. Nakikita ko siya nung pag nagtuturo yung papa niya, sobrang buyan, tatakbo buyan dito sa harapan at hila nang hila doon sa bulsa ng papa niya. Iyak siya na iyak. Gusto niya nang magpabuhat. Kaya po sobrang siya yung darling talaga mula ng pagkabata niya. Pero nakita ko pa rin po talaga na dumating siya sa adolescence period niya na nahirapan siya sa sitwasyon ng buhay niya. Pero I thank God po kasi dahil hindi po siya pinabayaan ng Lord, hindi siya nalayo, hindi siya talaga totally nalayo kasi ano eh, bagamat siya nagpipili siyang lumayo, pero hindi po siya makalayo, di po ba? Yung mo yun, kanina yun nandito pa rin. Hindi siya makalayo kasi hawak siya ng Panginoon eh, kaya doon po ako sobrang tuntuntuwa sa Panginoon eh. Talaga, lahat ng mga kailangan niya pinaprovide, lahat ng mga gusto niya, binibigay sa kanya ng Lord. Kaya po sobrang talaga akong nabibless. Bagamat ganun pa man eh, nakita kong nahirapan siya noong unang panahon, bata pa siya. Pero ngayon, talaga po yung mga blessing eh, tuloy-tuloy lang po sa kanyang buhay. Kaya po, tuloy po na ipanalangin natin ang lingkod ng Diyos na ito, na maging patuloy na maging masunurin sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na po maging masunurin sa Diyos. Amen po ba? Kasi kahit po naglilingkod na sa Diyos eh, o lingkod na lang Diyos eh, pwede pa po talagang dayain ni Satan, di ba? O guluhin, yan. Pero life chose ba? Ipanalangin po natin sa puso niya na maging patuloy siyang maging matapang, na harapin ang laban ng buhay at laging ang panghawakan ang salita ng Diyos sa buhay niya. Amen po ba? At magaling po ito sa memory verse. Matalas po ang kanyang memory. Kaya sobra pong na bilib ako sa Lord sa kanyang buhay. Sa anointing ng Lord sa kanyang buhay since nasa siyan pa lang siya ng mama niya. Praise God. At patuloy na ang dalangin ko sa Lord lahat-lahat ng mga pangarap ng Lord para sa iyo ay magkaroon na ng katuparan ngayon. At makikita na ang lahat yun. Praise God. Salamat po sa Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Tawagin po naman po si Ate Del para magbigay ng mensahe kay Pastor John. Matagal nitong nakasama si Pastor John. I believe, mabata pa sila. Bawal umiyak. Request ng ano, birthday celebrant. Maliit pa tayo hanggang ngayon. Hanggang ngayon.
family ko. Thank you at naging part ako ng life ma and friendship. Sana forever na yung magkaibigan. Ayan. Oo, kasi mula pagkabata, magkakasama po sila. Tawagin naman po natin si Ate Nice. Hingihan po natin siya ng mensahe sa birthday celebration. Bawal po umiyak ha. Yun po yung rules. Isang trivia na hindi nyo alam tungkol kay John is nung mga unang panahon, 5 pa kami na natamo rin si Elby, si Joy, Jeff Lang, walang pwede. Tapos si RJ, yung kapatid ko, ako at saka si John. Siya yung pinakamaliit kasi maliit lang ito. Siya yung pinakauna at as of now, running today, wala kang nasusundan na lalaking tabo rin. So, siya na bahala doon kung sino magiging successor. Pero, apart from being quotang winners na ng mga unang panahon or birthday na times, tumira din ako sa kanila as noon inakala ko ako panganay na kapatid, panganay na ate, nag-ati-atihan ako sa kanya. Pero naging prodigal daughter ako. So, pero, ano, hindi ako iiyak, sabi ko, kasi lagi kami magkakasarap niyan, so makakasarap na naman ako. Pero deep within my heart, I would like to greet happy birthday, John. You've been so very good, you've been so triumphant in your life. And meron akong nalaman, nalaman nung nag-church na talaga ako ng tuloy-tuloy. Nalaman ko na nanamiss ko yung stages sa life ko ngayon na hopefully, kasi nanggaling din ako doon na drop hard lahat ng klase na alam ko. Na hindi alam ni mama yun. So, ikaw nagawa ko rin sa poema. Pero, yung pinaka-proud ko is, alam ko nalang masama yun. Kasi hindi ka magmumukhang gwapo ganyan kung nasa masama ka pa rin. Kasi sabi nga nila, ang glory ng Lord kapag nasa tao, maganda ka kahit sa paningin ng ibang tao, yung mga unbelievers, pangit ka. Pero, para sa mga believers, hindi, napaka-gwapo na itong bata to. Akala ko dati hindi. Pero, blooming siya, kahit hindi na medyo tumapa yan, pero napakagawa ng bata. Talagang siya ang magiging successor ni Daddy Pastor. So, John, I'm so proud of you and God bless you. Lahat ng calling, lahat ng prophecy sa atin, even before mangyayari, matutupad yun, and I will be the one to witness that. Happy birthday. Ate Nice, yung prophecy rin sa'yo mangyayari yun. Hindi na kay Pastor John. Amen. Tawagin ko naman po si Ate Nemia para bumati po sa lingkod ng Diyos. Sige po Ate Nemia, may kling mensahe po para kay Pastor John. Pastor John, happy birthday. Nakaka-bless kasi mapalad talaga yung magulang mo kasi nandyan ka na sa ano sa tawag mo, tinatayuan mo na. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan. God bless sa'yo. Sa po si Ate Rebecca para bumati po sa lingkod ng Diyos. Happy birthday, John. Sana magkaroon ka ng maraming birthdays to ka. Okay. Yan, si Ano. Happy birthday, God bless. Pastor John, birthday mo na naman, ang bilis no? Para kailan lang yung last birthday mo, no? Pero, ganun po man, happy birthday to you. Sana, mas
ginawa dati. Na-bless ako nung nangaral ka dito eh. Isang beses ko pa lang ikaw nakitang nangaral, pero napakalakas ng kapangyarihan Diyos sa buhay mo. Kaya alam ko, gagamitin ka ni Lord ng malupit na pagkakagamit. Amen? At parang hindi ko nga nakita sa'yo yung ano eh, yung kabataan na parang ano na, parang sobrang matured ka na sa word ni Lord. Parang napakarami mo ng karanasan para ibahagi sa maraming tao. Para ipangaral. Imagine, hindi mo lang, nung narinig kita ng mga aral dito, hindi lang kabataan ang inabot mo. Pati yung matatanda, nakarelate sa aral mo. Kaya, God bless you more, Pastor Jan. At mas marami pang birthday para sa'yo ang ibigay sa'yo nawa ng Lord. At kung ano pa yung mga mabubuting desire ng heart mo, kaisa mo ako dyan. Sa prayer ko, laging kaisa niyo ako sa mga mabubuting paglilingkod sa Lord. Sa mga mabubuting layunin para sa kalulitian ng Diyos. Kaisa niyo po kami dyan. Kaya God bless you more, Pastor Jan. Happy, happy birthday again. Amen. At si Pastora Christine Di Guzman naman po. Kuya Jan, happy birthday. Napaka... Alam mo, nabibless talaga ako sa buhay mo kasi makikita mo talaga yung pagiging matured na. Kanina nakita kita nung nagsasain ka, sabi ko, ibang-iba na talaga si Kuya Jan. Tapos nakita ko na may hawak na walis sa dustpan para maglinis sa kwarto nila. Sabi ko, Lord, talagang binago mo ng totohanan ng puso ang buhay niya. Kaya alam ko, gagamitin ka ng Lord effectively, mightily sa huling kapanahon na ito. Talagang malakas na kapangyarihan ang ibubusay ng Panginoon sa bawat pangangaral mo. Basta narito lang kami, mahal na mahal ka namin. God bless. Yan, thank you po, Pastor Christine. Tawagin ko po si Ate Daisy para po bumate sa likod ng Diyos. May kinang po. Hello, Jan. Happy birthday. Sana mapatuloy yung ano yung paglilingkod mo kay Lord para mas marami pang kaluluwa ang mabago. Happy birthday. Yan. Tawagin pa naman po si Ate Elma para bumati po sa lingkod ng Diyos. Konting mensahe lang po, Ate Elma, para sa lingkod ng Diyos. Jan, happy birthday. More birthday to come. Tsaka good health. Tuloy-tuloy lang kay Lord kahit anong mangyari. Kahit maraming hadlang, unahin natin si Lord. Yan. Si Ate Ibon naman, babati rin sa lingkod ng Diyos. Jan, happy birthday. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa pag-edit ng video. Soon, bibes ka talaga ni Lord. At saka, nagsisimula na ako ngayon sa pag-bibes mo sa'yo. At dyan, pagpatuloy lang natin yung nasimula natin kay Lord. At sana mas lumalim pa tayo. Ayun, salamat, more birthdays to come. Good health to you parate. Happy 22nd birthday. Yan, si Kuya Joshua. Yan, sumunod na kapatid ni Pastor Jan. Happy birthday, Kuya. At, yun. God bless you. Pero hindi, tsaka, masaya ako dahil ano, din nga, yung prayers ko, hindi ako pinigo ni Lord dahil ayan ka na, naglilingkod. At as for me and my house, yun nga, we will serve the Lord. So, hintayin mo lang kami ni Joseph na pinakikiram naman pa namin. Pero lagi nga, ano
kami, no, serve the Lord nga. Yun yung pinangahawakan ko sa pamilya natin. So, yun. Happy birthday! God bless you. Stay strong, my God. And, naway, lagi siya unahin mo. Huwag yung sinasabi ng mga tao. So, yun. Happy birthday! I love you. Yan. Si, ano, si Kuya o Joseph naman. Rejan, happy birthday dahil naging maganda ka halimbawa sa amin at no, more birthdays to come. God bless, tuloy-tuloy mo lang yung calling mo at nandito lang kami para sa iyo. Yeah, I love you. Yeah. Yan. Si Ate Ruth pala, ito si Ate Ruth. Hingyan natin ang making mensahe kay Pastor Jan. Happy birthday, Jan. Ano, pagpatuloy mo yung calling mo kay Lord, tsaka sundin mo lagi si Papa. Tsaka gusto ko tagayahin. Ako, babati rin ako. Pero si ano, Ate Rakan muna. Last na sa Ate Rakan, babati kayo. Okay, sige. Bago natin ipag-pray si
si Pastor Jan, si Apostle Jan, si Prophet Jan. Marami doon tawag eh. Masalamat ka muna sa kanila. Walang mahihiya ha? Sabi mo sa katabi mo, ang mahiya, pangit. Okay, so nanahin natin si Pastor Ramadi. Praise God. Ako wala akong masasabi sa anak ng lingkod ng Diyos na ito. At isasama din man of God, mga kabataan. Actually,